Paano ba mag-book ng ticket sa Cebu Pacific na ang way or payment method is si Travel Fund? So ngayon, sundan natin yung step-by-step tutorial na ituturo ko. So first, kailangan natin pumunta sa ating mga browser. I-search natin si CebuPacificAir.com. So i-type nyo lang siya. Then search. So pagkatapos, madadirect tayo sa kanilang website. So, ito yung itsura ng kanilang website. Then, i-select natin kung from, yung flight, and then from. So, Davao yung pipiliin natin kasi yung nakaraan dyan saan yung pinili namin. So, cancel flight 2 times na. Kaya, kinonvert into fund ko na lang siya, travel fund. So, eto na siya. So, round trip yung nakalagay. So, palitan natin yan ng one way. So, click lang natin, one way. And then, Davao to Cebu. Cebu yung pipiliin natin. So, ayan na. September 9, 2021 ngayon. So, 3 days after nito yung ating flight. So, 12 yung pipiliin natin. Ayan. So, okay na yan. Then, i-click natin yung next or proceed or continue. Ayan. So, i-search natin kung may available na flight. So, pagkatapos, is meron. So, yung ticket, bawat person is 1,295.8 cents sa Philippine peso. So, okay na yan. So, kung may nakikita kayong 01:30 PM, yan yung time ng flight natin. So, i-select lang natin to or i-click natin to kasi kailangan nating mag-verify pa dito bako natin makita yung continue sa ilalim. I'm okay with the random seat. So, i-click mo lang yung and then madadirect ka na sa continue. Then, i-click mo na rin yung continue. And then, next is yung guest name. So, nagfa-refund ako ng ticket, same guest or same person na sasakay pa rin. Okay, so ilagay natin yung first name ng person, last name. So katulad pa rin na nagbubook kayo ng natural book lang dito sa Cebu Pacific. And then huwag kalimutan ang birthday and yung nationality. So kung nagtatanong kayo, kung ilang days bago ba ma-convert into travel fund yung binayad nyo, so, minutes lang siya, guys. So, pagka-convert nyo ngayon, pwede na kayo ulit magpa-book ngayon. So, nag-convert ako kanina lang. And then, ngayon, nag-book ako. September 9, 2021, yung kinonvert ko yung travel fund. Convert into travel fund. And then, same hours then and same date, nagpa-book ako ng ticket ulit dito sa same person na sasakay ng aeroplano from Davao to Cebu. So, okay naman siya yung kinalabasan. Naging successful naman siya. So, agad-agad yung magagamit pag magpabook kayo ng ticket. Yung ating convert travel fund sa Cebu Pacific. Okay, so pagkatapos nyo na malagay yung lahat ng reference or na-fill upan yung form, syempre, punta tayo dito sa contact information. Importante din to. If ever na makancel yung flight ni guest or ng person na sasakay, so ilagay nyo lang kung sino pwedeng kontakin. So, yung aking name na lang kasi ako yung nagpa-book. So, ako na lang yung kontakin nila dito. So, ayan. And then, importante yung ating number kasi nagte-text talaga sila yan sa number natin if ever na hindi tayo pag na-cancel yung flight or may emergency. And then, importante yung email address nyo na valid na araw-araw nyo ginagamit at nabubuksan para at least ma-check nyo everyday kasi nagpapadala talaga sila yan ng email if ever na mag-change yung kanilang mga restriction. So, kung nakita nyo nag-red button si adult 1, hindi natin nalagyan ng nationality. Ayan. Chika lang kasi ako nag-chika. Ayan. So, Philippines. Republic of the Philippines. So, same lang sila ng contact information ni guest 2. Person 2 and person 1. Magkatulad lang sila. So, I confirm. Privacy policy. Then, continue. So,
customize your flight with our add-ons. So, ito pa, dagdag lang ito sa bayarin. So, kung gusto nyo ng walang add-ons, random seat lang kayo. So, wag na. So, ito si Travelsure, automatic nilalagyan na nila yan. Pero, pwede nating i-remove. I-click nyo lang si Travelsure and then may nakalagay dyan sa loob niya, remove. So, i-click nyo lang ang remove. Ayan. So, pag may nakalagal na add Travelsure, ibig sabihin wala na yun siya. So, zero na yung babayaran natin. So, next natin is proceed. Proceed anyway. Ayan. So, kasi padagdag lang yun ng bayarin, kaya wag na kayong kumuha. So, yung per guest natin is 1,295. So, yun lang yung mababayaran natin by clicking continue. Ayan, continue. So, proceed to payment. So, dito na papasok si Travel Fund. So, eto na siya. Ayan. So, kung nakikita nyo, unang-una talaga siya, Travel Fund. So, ayan. I-click natin siya. And then, kung may nakita kayo, booking reference number, yung flight na kinonvert nyo into Travel Funds, yun yung booking reference na gagamitin nyo, okay? So, yung last booking reference na ginamit nyo na i-convert to Travel Fund yung inyong ticket or binayad. Ayan. So, yung balance natin sa Travel Fund is 3,136. Ayan. So, okay na yan. Isasubmit na lang natin kasi yung ating babayaran is 2,591 lang naman. So, may sobra pa tayo na 600 or 500 plus. So, importante si booking reference talaga na maalala nyo or ikokopyan nyo talaga para at least meron kayong basihan. So, I fully understand. Ayan, i-click nyo yung privacy ulit. Then, submit. So, mag-wait lang tayo na ma-confirm and then ma-submit na yan. Ayan. And then, madadirect tayo dito sa another page kung saan may nakalagay na confirm. Okay? So, wait lang ng ilang segundo. So, ayan. So, confirm. So, eto na siya guys. Confirm na yung transaction natin. So, your transaction was successful. So, eto na. Click natin yung view itinerary. So, ito yung resibo natin. So, pwede nyong i-print. So, ako screenshot ko na lang kasi syempre, probe naman din yung screenshot natin. September 9, 2021. So, ayan na yung bagong booking natin. So, Davao to Cebu, si Mr. Giovanni and J. Mart Tison, Davao to Cebu. Ayan. So, para at least meron tayo. So, check-in. I-click natin yung check-in. So, dito sa check-in, dito nyo na mabiview ang inyong boarding pass. Okay? So, sa check-in, kailangan natin si booking reference na bago yung bagong booking reference na binigay sa atin sa paggawa natin ng bagong transaction para sa pagbubook ng flight. Ayan. So, tandaan nyo lang. And then, apilyado ng isang guest, kahit isang guest lang. So, click ang continue. And then, ito, may another step pa tayong gagawin para ma-view natin ang ating boarding pass. So, dito, kailangan nyo maglagay ng person na makukontak. So, kung sino man yung nang book or kung sino man yung person na pwedeng i-contact ng ating mga pasayro or ng Cebu Pacific, if ever nga na sinabi ko kanina na magka-cancel ng flight or may emergency, so ilagay nyo dito. Okay, so ako, kasi ako na rin yung nag-book, so ako na lang yung ilalagay dito na guardian nila. Okay, so dalawa sila pero pwedeng isa lang yung lalagyan mo ng guardian. Ikaw lang mag-isa, so okay na yun. So, syempre, pangalan ng guardian. So, napaka-importante ng pangalan. And then, family name. And then, relationship mo sa guardian. So, relationship mo sa sasakay. So, ilagay natin yung guardian. And then, etong importante na kanina ko pa sinasabi is email address and yung phone number mo. So, the same rin sa adult
or sa person 2 na sasakay. So, ganun pa rin yung gagawin natin. So, pipil up natin yung, syempre, pangalan, apelyedo, email address, kaano-ano mo siya, and then contact number. So, pag okay na lahat, then check mo na. So, may add-ons pa dyan sa ilalim. Huwag mo na yung i-check kasi dadagdag lang yan sa bayaran mo. Then, click mo na yung continue. And then, pagkatapos na okay na, ayan. So, eto na siya. May, ito yung security and protocol nila. So, i-click mo lang na binasa mo na, I fully understand. And then, check in now. So, yun. Click mo na yung check in. So, ito na yung ating boarding pass to Davao, Cebu yan. Okay? So, boarding pass to. So, kailangan mo to i-print. Okay, so screenshot ko ulit. Kailangan mo siyang i-print para at least may ipakita ka na doon sa pagdating mo ng airport. Ayan, so yung person 2 is kailangan din yung screenshot natin ulit. Ayan. Okay na kahit screenshot lang. Ayan, so screenshot ulit. So, ganun lang kasimple at kadali kung paano tayo mag-book ng flight na ang way of payment natin or method of payment natin is travel fund sakay Cebu Pacific. So, done? Konting background lang kanina, nag-try akong mag-book ng ticket na sobra sa travel fund, which is yung travel fund natin is 3-1 lang. So, yung ticket ko kanina is 3-6. So, hindi siya pwede, guys. So, pwede siya. Yung sobra is babayaran mo through credit card. Sa case ko, wala kasi akong credit card. Hindi pwedeng papasok si GCash, Paymaya, or etc. pa doon. So, talagang dapat credit card lang yung babayad sa kulang ni travel fund. So, kaya, nereduce ko na lang and then para mag okay yung transaction ko. So, hindi na lang ako nag-sub. Kung pwede, kumuha ka na lang na ticket na sakto at lower pa doon sa price ni travel fund mo or sa balance ni travel fund mo para magamit mo talaga siya. So, yan lang yung muna masishare ko ngayon. Thank you for watching and see you next sa ating tutorial. Bye for now!